Hello, hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, tindera ng bayan! Ayan! Kung magbubukas pa lang po kayo ng inyong sari-sari store or nagbabalak, nagpaplano na magtayo ng isang sari-sari store para sa inyo po ang video na ito, para magkaroon din po kayo ng idea para tumagal po ang inyong sari-sari store dahil magbibigay po ako ng sikreto. No? Sikreto po ito para tumagal at lumago na rin po ang inyong sari-sari store. So yan. Yung una-una po, kung bagong bukas pa lang po ang inyong sari-sari store, is huwag po muna kayong magpapautang. Okay? Number one po yan mga kasari. Lalo na po kung bago pa lang po kayo sa lugar na tatayuan ang inyong sari-sari store at hindi nyo pa po kilala yung mga tao na nakatira doon sa paligid ninyo, is huwag po muna kayong magpapautang. Number one po yan. Kasi lalo na po kapag po tayo nagpautang at natsyempohan pa natin na yung customer is makunat magbayad or hindi nagbabayad talaga, maagang mamamaalam yung ating sari-sari store. And lalo na po kung maliit na puhunan pa lang po yung pinagsimula natin, like 4,000, 5,000, 10,000 yung panimula nating puhunan sa ating sari-sari store, mas mabuti pong huwag po muna kayo magpapautang. Kasi kung 5,000 to 10,000 po yung ini-start nating pampuhunan sa ating sari-sari store, at ito po inutang agad, mahirap pong paikutin ang puhunan, no? Lalong-lalo na po sa ganung kaliit na puhunan, hindi pa po kumpleto lahat ng mga paninda, no? Paano natin mapukumpleto yung ating paninda kung umpisa pa lang inutang na po yung ating paninda at matagal bayaran at minsan hindi po nakakabayad, no? Paano natin mapupunan lahat? Paano natin makukumpleto yung paninda? Ano pang ipambibili natin? No? Kasi yung isang paraan po para makumpleto po natin yung ating mga paninda is kailangan ibili po natin agad yung mga napagbentahan. Kung maliit na puhunan lang po tayo nagsimula, anong ipambibili natin kung inutang yung paninda natin? Diba? So kailangan kasi para rin po lumago at dumami yung ating customer, kailangan kumpleto po yung ating paninda sa ating sari-sari store. Lahat ng hinahanap ng customer is nasa sari-sari store natin. Paano natin mabibili yung mga ibang paninda na kailangan ng customer kung walang payment, kung wala tayong cash na galing sa napagbentahan, no? Wala tayong cash kasi inutang yung pambili natin na dapat sana ay pangkukumpleto sa mga paninda, no? So yan, kung bagong bukas pa lang po yung sari-sari store natin, huwag po muna kayo magpautang. Alam kong kadikit na ng sari-sari store is yung pagpapautang sa mga customer. Pero huwag po muna kayo magpautang kung bago pa lang ang inyong sari-sari store. Pwede po kayo magpautang kapag kilala nyo na po yung customer ninyo na marunong magbayad, na may kakayanang magbayad, at sa inyo pa rin bibili kahit na may utang sa inyo, hindi sa ibang tindahan bibili, no? Yung talagang loyal sa sari-sari store nyo, na kahit may utang, sa inyo pa rin bibili, diba? Sa akin yung nung nagsisimula pa lang po yung sari-sari store ko, hindi po talaga ako nagpautang. 3 to 6 months po. 6 months yata nagpautang na ako kasi hindi maiwasan talaga. Kasi syempre maaawa ka rin. Ganun. So hanggang 6 months, pwede na. Pero dapat kilala po natin yung taong pautangin natin. Kailangan may kakayanang magbayad. Or lagyan po natin ng limit kung tayo po yung magpapautang. Okay? Pero kung bago pa lang, bagong bukas pa lang yung sari-sari store natin, tapos maraming kulang, no? Tsaka small amount pa lang yung pinagsimula nating puhunan, mas mabuti pong huwag po munang magpautang. Paikutin po muna natin na mabuti at yung napagbentahan, ibili agad para sa mga kakulangan at yung mga hinahanap ng customer, no? Para meron tayong pambili, pandagdag, okay? Yung pangalawa pong sikreto na para tumagal ang ating sari-sari store is walang bisyo yung may-ari ng sari-sari store. Kailangan wala po tayong bisyo, no? Kailangan hindi tayo naninikarilyo or manginginom or mga sugalero, sugalera. Yan, dapat wala po tayong bisyo. Kasi kapag tayo po ay mayroong bisyo, naninigarilyo, maa-attempt tayo niyan. Mayat maya, sigarilyo. Makikita natin yung sigarilyo, no? Maninigarilyo tayo. Kapag may naamoy tayong usok na galing sa customer, nagpasindi ng sigarilyo, maa-attempt tayo manigarilyo kasi nga bisyo natin yan, no? So, mauubos. Yung dapat nakita natin ay napupunta sa bisyo natin. No? Imbis na yung kita natin ay maipabili pa sa mga ibang paninda na kulang-kulang, hindi mapupunta sa bisyo. Yung tayo yung nagkukonsumo, no? Alam niyo 'yon. So kailangan wala pong bisyo yung may-ari ng sari-sari store. Yung pangatlong sikreto para tumagal yung ating sari-sari store is huwag gawing konsumo yung ating tindahan. Yung tipo na
kailangan ko ng itlog, kukuha lang ako dito. Kailangan ko ng noodles, kuha lang ako dito. Yung ginawa na nating ano, malaking imbakan ng pagkain. Yung sari-sari store natin, kuha na lang tayo ng kuha ko ano yung ano natin, yung tipo natin, yung mga kailangan natin, kuha lang tayo ng kuha, hindi na natin binabayaran. So kailangan binabayaran po natin yung ating mga kinukuha sa ating sari-sari store. Kasi makakalbo po yung sari-sari store natin, kukuha lang tayo ng kuha. Piling natin ang yaman-yaman natin dahil ano, marami tayong nakikita, marami tayong pagkain, marami tayong mga stock ng shampoo, ginawa na natin pang personal na gamit yung laman ng ating sari-sari store. So wag po nating gawing konsumo yung ating sari-sari store. Kailangan binabayaran po natin yung bawat kinukuha natin sa ating mga paninda. Sikreto talaga ito mga kasari, kasi ito po yung ginagawa ko para tumagal yung ating sari-sari store at lumago po ang ating sari-sari store. Okay, yung pang-apat po is huwag iasa lahat sa sari-sari store yung mga bayarin, no? Yung mga bayarin ng kuryente, tubig, internet, ano pa, meron kang binabayaran sa Shopee, meron kang hinuhulugan na iba, no? Meron kang hinuhulugan na TV, hinuhulugan cellphone, lahat kinuha na sa tindahan. Yan, huwag po natin iasa lahat yun sa sari-sari store. In short, kailangan meron po tayong other income, no? Maaga po kasi mamamaalam ang ating sari-sari store kapag lahat ng pangangailangan natin, lahat ng konsumo, lahat ng mga bayarin sa sari-sari store po kinukuha. Lalo na kung nagsisimula pa lang tayo, 'di ba? So kailangan meron po tayong other source of income bukod sa sari-sari store. Okay? Huwag lahat sa sari-sari store iasa. Panglima. Ayan, nako, panglima na tayo mga kasari. So yan, yung panglima, gumawa po tayo ng goal taon-taon. Yan, yung mga simpleng goal na sa tindahan din natin mapupunta. Diba? Para sigurado lalagoy yung sari-sari store natin, may improvement, kumbaga. Gumawa po tayo ng goal taon-taon para alam din natin kung saan napupunta yung ating kita ng sari-sari store. Katas ng sari-sari store. Okay? Like for example, ngayong taon, kailangan makabili ako ng chest freezer para sa pangyelo, pandagdag ng yelo, para alam natin kung saan napupunta yung pera natin, no? Pang improvement ng ating sari-sari store. Or this year kailangan mapakisamihan ko na yung sari-sari store ko. Or this year kailangan madagdagan na yung mga paninda ko, kailangan kumpletong-kumpleto na, kailangan makapag wholesale na ako. Kailangan this year yung maiipon is para sa mga soft drinks, pang wholesale lang, diba? Magiging supplier na tayo, ganyan. Yun, yung mga ganong goal, no? Para alam natin kung saan napupunta yung pera, no? So yan, mga kasari, hanggang dito na lamang po. I hope meron po kayo natutunan, at kung meron man po kayo natutunan, please click nyo na po ang subscribe and pakishare na rin po sa inyong mga relatives, friends na meron din pong sari-sari store na gustong lumago at tumagal ang sari-sari store. Okay, so yan, hanggang dito na lamang po. Bye-bye, happy selling, thank you for watching, God bless.